Ang ating pong banal na ebanghelyo ay tungkol sa kaligtasan. At siguro ito pong mga nakalipas na panahon ay ito ang number one nating pinoproblema. Na sana maligtas tayo sa COVID-19 virus, sana maligtas tayo sa aksidente, sana maligtas tayo sa mga problema talarhanin sa buhay, sana maligtas tayo sa mga unos ng buhay. Pero ito pong lahat ay bahagi ng ating buhay, ang karanasan ng mga pagsubok. At ang tanong natin, sino ba ang magbibigay sa atin ng kaligtasan? Sino bang magliligtas sa atin sa kuko ng masama? Sino po ba ang magliligtas sa atin sa COVID-19? Well, maraming umasa. Akala ng tao, ang pera ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Pag may pera ka, mabibili mo lahat. Pero, tinuruan tayo ni COVID-19 na hindi pala pera, kahit marami kang pera, hindi ka mabigyan ng kwarto man lang nung unang panahon. With all your connections and with all your money, nakita po natin ang magpapagaling ay ang Panginoong Diyos. Amen? So, hindi pera ang kaligtasan. Saan pa kumapit ang tao? Ayan, may mga mahilig, Sister Kai, sa horoscope. Ayan, merong mga Sister Kai, yung horoscope. Na akala ay naroon na, mapalad mong araw na Martes. At ang mapapang-asawa mo ay tumutugon sa zodiac sign na Capricorn. Talagang hanap ng hanap ka ng lalaking Capricorn. Ay wala, kaya kahit yung mukhang kapre, pinatulan mo na. Sapagkat Capricorn daw eh. Kaya naman, akala natin yun ang kaligtasan, horoscope. Yung iba naman, ang kaligtasan ay nasa camera, sa plato. Sa camera, pag nagpapapicture at tatlo, ay nako, Sister Candy, hindi pwedeng tatlo. Mamamatay daw yung isa. At yung nasa gitna ang mamamatay. Ay pag ako nagpapapicture, ako lagi nasa gitna. Ay nakakatakot. Ayun, ang kaligtasan niya, ang magliligtas sa kanya, kamera. Ha? Iba naman, ang magliligtas sa kanya, plato. Ha? Pagka kumakain, dapat daw pagka aalis, ano ba? Iikutin yung plato. Dahil, yun daw ang magliligtas sa kanya. So, ang kaligtasan nasa plato. Aba, yung iba naman, pag nakakita ng pusang itim, Diyos ko na tumatawid, maaaksidente tayo. Huwag na tayong tumuloy. Abay, kasalanan ba ng pusa na maging itim? Kasalanan mo bang maging maitim? O durong itim? Kaya nga, ang akala ng tao, ang kaligtasan ay nasa mga bagay na ito. Pero maliwanag na maliwanag sa banal na ebanghelyo, ang kaligtasan ay nasa Panginoong Diyos. Amen? Sino po sa atin nakaranas na sumakay ng bus na biglang merong mga ngaral sa iyo? Kapatid, ikaw ba ay ligtas na? Ikaw ba ay ligtas na? Misa may napatsyempo sa akin. Ikaw ba ay ligtas na? At sabi ko, hindi. Gusto mong iligtas kita? Ba, ikaw palang tagapagligtas ko. Ikaw ang Kristo. Pero nakakatuwa sila, very passionate na magsalita ng salita ng Diyos. Kahit sa bus, mga kapatid natin sa ibang sekta. Kahit doon sa mga sa pangapalengke, sa maraming mga tao, nagsasalita sila at ang topic nila ay kaligtasan. Kayo rin po, tatanungin ko, sa palagay ba ninyo, ligtas na kayo?
Walang makasagot. Sa palagay niyo, ligtas na kayo? Hindi pa po. Salvation is a gift. Ha? Brotheres, di ba yan ang turo sa atin? Salvation is a gift. But there is a need for human cooperation. Kailangan meron kang gawin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gusto mong bumait, ngunit di mo magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At yun po talaga ang katotohanan na ang lahat ay biyaya ng Diyos. Pero kinakailangan pag sumakita nating matanggap ang kaligtasan. Kaya doon nagtanong, Lord, kakaunti lang po bang maliligtas? Kaya naman ang sagot ng Panginoon, hindi niya sinagot ng tahasan directly. Ano ang kanyang sagot? Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, makipot na sabihin nating gate. The narrow gate is try to enter the narrow gate. Kasi pag sinabi ng Panginoon, sinabi niya na akakaunti ang maliligtas. And then we will be depressed. Kakaunti pala maliligtas. So mawawalan ka ng pag-asa. Pero pag sinabi naman niyang, oo, marami ang maliligtas. Lahat kayo maliligtas. Eh bakit pa ako magpapakabuti? Maliligtas din naman pala ako. Bakit pa ako magkukumpisal? Eh maliligtas din naman pala ako. Bakit ako gagawa ng magaganda? Ay di ako'y mangharibo na laang. Ay di ako'y gumawa na lang ng masama. Mapapapunta rin naman pala ako sa kaharian ng langit. Hindi yun ang sagot ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, pumasok kayo. Enter the narrow gate. And what does it mean when you enter the narrow gate? It means to be willing to sacrifice, to die, exert a lot of effort para tayo makapasok sa kaharian ng langit. Sino po sa inyong gustong pumunta sa langit, taas ang kamay? Ayan, parang aayaw din sa party dito, aayaw pumunta. Taas po yung mataas. Okay, sino po yung nagmamadali na? Eh, kailangang mamatay ka muna. Pero yung sinasabi ng Panginoon ay you need to strive. To enter the narrow gate means to walk where Jesus walked. To love whom Jesus loved. To trudge the way of the cross. To suffer. To experience pain. Paduguin ang puso. Makaranas ng kamatayan sa sarili. Gagawin mo ang lahat. Alam po ba niyo ang equivalent ng paghihirap sa impyerno? Magsama sa akin daw na lahat ng kamalasan, lahat ng sakit, kurikong kagaw, virus, lahat ng sakit, lahat ng pinakamapanghi, mabantot, lahat ng pinakamasakit na mararanasan sa buong buhay mo. Isang segundo, yun ang mararanasan mo sa impyerno. Isang segundo lang, ay papaano kung forever kang nakabahura doon? Gaano katindi? Kaya gagawin po ba ninyo ang lahat para tayo makapasok sa kaharian ng langit? And the way the Lord is asking all of us is to have an intimate relationship with Christ para tayo makilala ng Panginoon. Kasi ang unang tinawag niya ay ang mga Hudiyo. But they did not accept Jesus as the Messiah. Unang tinawag, napagsarahan pa ng pintuan. Kayo ba ay nakaranas ng mapagsarahan ng pintuan, lalo tingit yung mga bagets na umuuwi ng madaling araw? Ah, hindi ko po mabilang yung panahon nung ako'y nasa seminaryo na kami lagi napapagsarahan ng pintuan. Umaakyat po kami ng gate na parang mga ninja. At pagbaba namin, naroon yung pare at sabi ng pare, bakit ngayon ka lang luhod? Luhod. Luhod sa balatong. Kaya naman, hindi ko po mawala sa isip ko yung
panahong ako'y napagsarhan ng pintuan. Anong feeling nang mapagsarhan ka ng pintuan? Naroon ang takot, agam-agam, at sisigaw kayo ng malakas, Panginoon, o kaya buksan ninyo ang pintuan. Pero mga kapatid, ang unang tinawag ay ang mga Hudiyo. Pero hindi nila tinanggap si Jesus. At ang huling tinawag ay ang mga Hintil, yung mga hindi naniniwala. Pero sila ang unang nakapasok sa pintuan ng Panginoon. Because they believe, because they repented, because they accepted the message of Jesus as the Son of God. Kaya naman, ito pong mensahe sa atin, kailangang pumasok tayo sa pintuang ito. Sabi nga doon sa isang poetry, the road less traveled by. The narrow gate is the gate of suffering, the gate of the cross. Nung ako po'y pumasok ng seminaryo, akala ko po ay bed of roses. Sabi ko, wow, ang ganda ng basketbolan. Dito ako gagaling. Kaya ako pumasok sa seminaryo para matutong mag-basketball. Para gumaling sa basketball. Totoo po, gumaling ako. Nagaya akong MVP, nagaya akong highest pointer. Pero yung pala, gagamitin ng Panginoon yon para ako ay mahuk sa pagpapare. Dahil galing po kami sa pamilyang nakakaangat, hindi ho ko komportable. Kaya ang ginagawa naman sa seminaryo, pag galing ka sa nakakaangat na pamilya, ia-assign ka sa paglilinis ng toilet. Kaya ako po ay 4 na taong kumakalikot ng bowl na talaga pong natutunan ko sa loob ng 4 na taon. Ito ang naging assignment ko, ang magkalkal ng mga dumi. Hindi madali. At hindi lamang pala yun ang mahihirapan ako. I need to experience a series of death of my family. Nawala ang tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Ayun, isa na lang ang kapatid ko ngayon, si Ate Sana, na naririto, galing Amerika. We were 6. Masaya kami sa bahay. And I think this is the narrow gate that the Lord is telling us all about. The narrow gate of pain. The narrow gate of suffering. Kaya naman, walang ibang daan ng tagumpay, kundi ang daan ng paghihirap. There will be no glory without the cross. No Easter Sunday if there is no Good Friday. Kaya naman, ito po ay isang paanyaya sa atin. Kung gusto mo lang magtagumpay, kung gusto mo lamang sundan ng Panginoon, then be ready to empty yourself. Then be ready to sacrifice. Then be ready to die to yourself. Kailangang paduguin ang puso. Kailangang maranasan ng maraming mga sakripisyo upang matanggap ang pinakamimithi natin at makapasok sa kaharian ng langit. The door will not be always open. The door will be closed. Kaya, kailangan we need to take an action, decision today. Sabagkat, yung pinto ay hindi mabubuksan sa labas. It can open from within. And that means to say, it is by God's invitation that we can enter the kingdom of heaven. Lahat po tayo inanyayahan ng Diyos. Pero ang kailangan lang po, pumasok po tayo. And to tell you honestly, in my reflection, the narrow gate is not the narrow gate is not something that is narrow. Objectively, what is narrow is our heart. Ang makipot po ay ang ating puso. Hindi makapasok ang Diyos. Dahilan sa kasalanan, dahilan sa katigasan ng ating puso, dahilan sa ating kayabangan, matigas ang ating puso, hindi makapasok ang Panginoon. What is narrow then, actually,
is our heart. Kung gusto natin pumasok sa narrow gate, meron tayong dapat tanggalin. Meron tayong dapat tigpasin. Sabi nga ay, kinakailangan, we need to leave many things behind. Kailangan meron tayong iwanan ng mga rags, mga basura sa buhay natin para makapasok tayo sa kaharian ng langit. That I understand the meaning of the second readings for today. For those the Lord loves, He chastises. For sa lahat ng kanyang minamahal, dinidisiplina. And when you are disciplined, sometimes we are reacting. Nagagalit tayo at nagtatampo sa Diyos. Pero this is the way the Lord is disciplining us. Like you discipline your children because you want to correct them. And the Lord is correcting us in so many sufferings that we are experiencing upang tayo'y maging mabuting mga anak, mabuting mamamayan, mabuting anak ng Diyos. Alam po niyo, isang paborito kong pelikula at naging dahilan kung bakit ako'y nag-decide na magpare. I was then 4th year college na nagkasakit po ako. Wala akong magawa sa bahay. Naka-dextrose. Tapat namin hospital eh. Tatay ko'y doktor, mami ko'y nurse. May hospital kami. Sa bahay ako naka-confine. Nanonood ako ng Betamax pa noon. At ang pelikula pong paborito ko yung The Thornbirds. Ang ganda po ng istorya. It talks about a bird which sings once in its lifetime more sweetly than any other living creatures on the face of the earth. And from the moment it leaves the nest, it searches for a thorn tree. And then, singing among the savage branches, it will impale itself to the longest and to the sharpest pine. And dying, it rises above its own agony to outcolor the lark and that bird. One superlative song, existence the prize. The world is still to listen. God in highest heaven smiles. The birds in the sky continue to sing. For the best is only bought at the cost of great pain. For the best is only bought at the cost of great pain. Ang natatanging bagay ay nabibili lamang sa pamagitan ng matinding pagpapakasakit. You and I have to experience pain. You and I have to experience suffering. You and I have to experience dying to oneself so that we can reach heaven. Ang tunay na pamamaraan para makarating po tayo sa kaharian ng langit is to walk with Jesus as He walked, where He walked, to love what He loved, to serve whom He served, at magkameron tayo ng mas malalim na kaugnayan sa Panginoon. Only then we can be assured to go to heaven. Mga kapatid, gusto po ba ninyong pumunta sa langit? Then sacrifice. Luluha tayo. Mahihirapan tayo. Dudugo ang ating puso. But that's okay. So that we can experience eternal life. Sa katapusan po, mga kapatid, isa pong teacher ang nagtanong sa kanyang mga estudyante, mga bata, sino sa inyong gustong pumunta sa langit? Taasan lahat ng kamay. At isang batang babae ang hindi tumaas ng kamay. At sabi ng teacher, "Nene, ayaw mo pang pumunta sa langit?" "Ma'am, kasi sabi po ng mami ko, pagkatapos daw po ng klase, uwi agad ng bahay. Huwag nang pupunta kung saan-saan." Ah, kapatid, tama po yung bata. We may be busy going up to heaven, pero wala tayong ginagawa dito sa mundo upang gawin nating paraiso ang ating mga tahanan. This is our duty. Make your home a beautiful place to live with. Magsisimula na ang langit
dito man sa lupa. Amen.